ulit. So ang gagawin natin sa finger dribbling is i-practice natin yung mga daliri natin. Okay? Para maging flexible doon sa bola. Kasi meron dapat spring action yung pag-dribble mo. Okay? May spring action. Iniiwasan natin yung sa mga beginners kasi kapag nakikita ko, gaya kanina, pag nag-dribble ka, sumasayad sa palm. Hindi dapat sumasayad sa palm yung bola natin. So, ipapractice muna natin yung fingers natin para magkaroon ng spring action. So, ito yung activity na dapat natin gawin, yung finger dribbling. So, ang gagawin natin, didribble tayo ng thumb 10 times o 10 counts. Tapos dito rin, sa index natin, 10 counts. Sa middle finger natin, 10 counts. Sa ring finger natin, 10 counts. Tapos sa pinky finger natin, 10 counts. Kaliwat kanan yan. Okay? So, para masana yung daliri mo for a spring action dun sa bola. Ngayon, ito activity nito, hindi lang pampaganda ng handle. Pampalakas din ito ng arm. Kasi sa basketball, mostly gagamit tayo ng arm. Especially sa dribbling, sa passing, sa pagtira. Okay, so sabay tayo ha. 10 counts, 10 counts, 10 counts. Sa lahat ng daliri, 10 counts. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tas lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mahinga. Pag. Kaliwa naman. Kaliwa. Kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano tayo? Pagbanda yun, pagbag. Okay, next. So, gagawin natin, i-dribble muna tayo sa harap using right hand. Tapos, dadali natin dito sa kanan natin. Ito, hanggang sa hindi na natin nakikita yung bola. Okay? Tapos, ibabalik natin sa gitna. Okay? So, galingin natin, pag nag-dribble tayo, huwag natin titignan yung bola. Dapat, tiger natin yung kasarap mo, nagbabasa ka, huwag tayong magtungulingin sa bola. Kasi pag masaya tayong nakatingin sa bola, pag naglalaro ko na, sa bola ka lang nakatingin, yung mga kalaban o yung, court vision mo mga wala. Nakafocus lang siya. Okay, so, gawin natin ha. Jesus. Okay. Hanggang sa hindi mo na nakikita yung bola. Sige, okay na. Rocky set. Ulit. Yes. Ulit. Ayun. Yeah. Okay. So, gagawin mo yan ng at least 10 counts din. 1, 2, 3,
Oh, and then there. As we apply sa kaliwa. Ready? Go. Grab na. Okay. Kaya kailangan ng practice yan. So, pag everyday, ginawa mo ito. Okay. So, eto pa, last. So, galing tayo dito, kagaya ng kanina, dadali natin sa ikot natin, yung hindi natin nakikita. Tapos, tuloy-tuloy tayo, tuloy pa natin sa kabila. Pagkas, ang pinaka-last na gagawin mo is i-wall tap natin sa liwag kanan. Gusto mo din ganyan. So again, pag nagtatap ka, dapat yung fingers mo widespread. Para sa ganyan na ganyan. Makainin hindi na kaganyan. Okay, pag hawak ka ng bola, always lagi nakaspread. Okay, kaya saka hindi sumasayad sa pag hindi sumasahid sa park. Pag ginanyan natin ang bola, yan, mas, maano yan, mas loose kaysa yung nakaganyan ka, nakaangat. Okay? Kasi pag naaganyan ka, malampot. Pakiramdaman mo, ganyan ang hawak bola. Mas ganyan. Alam, mas matigas. Yung nakaangat yung palm, yung hindi nakasayad. Okay? So, sanayin na natin yung sarili natin, kaya tayo natin finger dribbling para sumasayad sa palm ng bola. Every time na may gagawin ka sa bola, hindi nakasayad sa palm. Okay? Ayos. So, yan yung assignment mo. Araw-araw, gagawin mo yan. 30 minutes every day. Okay? Actually, kahit nanonood ka ng TV, pwede mong gawin yan. Nagbabasa ka ng libro. Di ba? Mas maganda yon kasi mawawala yung attention mo sa bola. Meron kang ginagawa.